Hey, what's up guys? What's up mga Karo? Welcome back dito sa ating channel. Kung may mga tanong kayo about ceramic coating, pakilagay lang sa ating comment section below para masagot ko. In this episode, I would like to encourage you also na mapanood to hanggang sa huli dahil I think marami kayong matututunan dito pagdating sa ceramic coating. Well, bakit natin ginagawa itong video na to? About almost a month ago, nagpost tayo ng video entitled 2022 Yamaha Aerox Ceramic Coating. Okay, so kung saan nag-ceramic coating nga tayo ng isang Yamaha Aerox version 2. Napakaganda, pula yung kulay. Right now, meron na siyang 20,000 views. And habang tumataas yung views niya, dumadami lalo ang nagtatanong pagdating sa ceramic coating. Siyempre, marami naman hindi detailer dito dahil gustong gawing hanap buhay or gustong matuto dahil gusto nyong alagaan yung inyong motor. Anyway, so pag-usapan na lang natin yung mga questions na nandito. By the way, shout out kay Boss Allen for entrusting us this project. Unang tanong na nasa linya is, sabi ni Eugene Sanchez, "Sir, may quotation pa ba tayo or po ba kayo for Aerox version 2 red?" So version 2 red yung ginawa natin. Ang ginawa ko rito, sinend ko yung phone number ko para matawagan niya ako. Kung gusto niyo malaman yung phone number ko, nasa description ng ating video yan. And that way, matawagan niyo ako or matext niyo man lang ako. Now, bakit ko gusto ko yung makausap pagdating sa quotation? I can't really give out quotation. I mean, you know, pwede ako magbigay ng figure but it's not certain. Kumbaga, kailangan kong magtanong ng mga detalye. Kumusta na ba ang tsura ng motor niyo ngayon? May mga gasgas ba yan? Puro light scratches ba yan? Kung may gasgas kasi, ang akala ng madami, pag may gasgas ay maayos yan ng ceramic coating. Let me tell you, hindi po maayos ng ceramic coating ang malalalim na gasgas. Light scratches, hanggat hindi siya nagpe-penetrate dun sa plastic, dun sa base coat or dun sa base na pintura, eh that's fine. Ngayon, pagka medyo malalim na, then hindi na kakayanin ng ceramic coating yon. Ceramic coating is a coating. Nilalagay siya sa ibabaw ng pintura para malaman ng karamihan. Okay, so meron tayo halimbawa nitong cellphone. Basically, let's just say ito, yung cellphone, ibabaw ng cellphone natin. Plastic to halimbawa, meron pong kulay yan. Yung kulay mismo ng ating, syempre may base coat pa, and then magkakaroon na ang kulay yan. Kulay ng ating motor o ng sasakyan. Ilang patong yan? Depende sa shop. Yung iba, 3, 4, 5 na patong ng pintura o yung kulay. And then after that, lalagyan natin ng clear coat. Yung clear coat naman, yun yung clear. Top coat, kung tawagin din. Pero it's a clear na coating. Para siyang pintura din, pero it's clear nga, yun yung nagpapakintab doon sa motor o doon sa sasakyan. And then after that, doon natin ipapatong yung ceramic coating. That is the reason why I really can't tell you kung magkano unless I know what's the status or condition ng inyong sasakyan or ng inyong motor. Bakit? Sometimes, yung ginawa natin halimbawa, it's totally brand new, hindi pa nailalabas, wala pang 1 kilometro, dinerecho na sa atin, wala ba o 3? Basta, as in paglabas ng kasa, dinerecho sa atin, pinalagyan ka agad ng ceramic coating. Pagdating sa ganong klaseng trabaho, wala nang buffing na mangyayari, lalatagan ko na lang, lilinisin ko na lang, and then lalatagan ko na lang kaagad ng ceramic coating. Of course, may mga steps pa. Basta napakadami pa rin naman, pero hindi siya kailangang i-buff na. Now, kung second hand yung motor mo at marami ng mga light scratches, swirl marks, oxidations, water marks, syempre, mas maraming trabaho. Ibo-buff pa natin yan, iron remover pa natin yan, as in, napakadami guys at mga ka-aro. Well, not really, napakadami, pero kumbaga, medyo complicated, medyo maraming steps na kailangang pagdaanan. Okay? It's a process. Kailangan muna ng i-detail yung sasakyan o yung motor. That's why I have to know. It's better you call me para malaman ko at ma-meet ko kayo mismo, okay? Para ma-assess ko yung inyong motor. Tanong din si Kaaro Jenny Romatico, "Sir, can I schedule my Aerox also?" Of course, definitely. Sabi ni Milagros Pablo, "Hi sir, pwede po ba sa mat si ceramic coating?" Yes, absolutely. Kung napansin niyo yung sa red natin, may part doon na naka-matte siya. So it's painted pero matte yung finish niya, and it's fine. Patiting ka rin lang niya, hindi niya gagawing glossy. Marami na akong natanggap na ganong tanong. Pagka nilagyan ba ng coating yung matte finish, ay magiging glossy? Di po. Patiting ka rin lang niya yung kulay, pero hindi niya gagawing glossy. Pero ayun, pwedeng-pwede po ang ceramic coating sa matte. Magkano po yung charge para lalong gumanda yung new motorcycle through ceramic paint? Ayun. So it's kind of the same.
So, nakadepende nga pala, syempre, sa size. Mas malaking size ng motor natin o ng sasakyan, which will require ang mas madaming ceramic coating, mas madaming proseso, mas trabaho, mas effort, mas maraming oras, then obviously, mas malaki ang charge. Okay? Sir, kung may maliit nga na gasgas, pwede pa ceramic coating. You know, pwede naman. You know, I can't say na hindi po pwede. Okay, but if ang goal mo, kung gasgas talaga yan, malalim, may kayod especially, at ang goal mo mahula yun through ceramic coating, hindi po mangyayari yun. In some cases, eh, nangyari na to, kailangan nating papinturahan pa, pabaguhan pa ng konti para ma-conceal muna, maging flat, maging maganda yung finish natin bago natin i-ceramic coating. So, pipinturahan muna. Pero definitely po pwede kahit may gasgas, hindi nga lang matatago. Okay? Kaaro, pag ADV, ilang estimated yung finish pag nagpa-ceramic. Salamat, Kaaro. God bless. God bless din sa'yo, Kaarong Edison Rabacal. Okay. 2 days, Kaaro, para fully cured siya. Na kung nagmamadali kayo, pwede rin pa rin naman nating EIR light yan. Gawin natin isang araw. So, depende kung okay naman yung paint, kung okay naman yung motor, kung kayang gawin mabilisan. Then, yes, pwede natin gawin isang araw. And then, latagan ka agad natin ang EIR light natin. Medyo mas mabilis yun. But yeah, pwede naman. Sabi ni Chris na, ang ganda, ito yung gusto kong motor at kulay. Okay, so is kahapon lang to. Sir, ask ko lang, ilang buwan, taon po ba ang warranty nyo sa ceramic coating? Kasi, yun sa kapatid ko, yung kotse niya, pina-ceramic coating niya, pero di pa umaabot 1 year, meron ng mga cracks. So, binalik niya sa gumawa, nagbayad lang sila ng materials for repair. Alright guys, mga Kaaro. So, eto, perfect na sagutin to. Kasi, one thing na I guess misinformation na natatanggap ng marami ngayon pagdating sa ceramic coating, and it hurts. Marami kasing nagsasabi ang ceramic coating parang, you know, ilalatag lang yan, napakatibay, leave it as it is. Wala kang kailangan gawin. And hydrophobic, parang bulletproof ang pagkakaposition ng ilang mga ceramic coating installers. Or, you know, sometimes, syempre, pagbago, hindi pa masyadong inform about the ceramic coating. Anyway, ang ceramic coating, first is, hindi siya yung parang bulletproof. Hindi siya napakatibay. Kailangan mo rin siyang alagaan. And what I mean by that is, pagka nagpa-ceramic coating ka ng iyong sasakyan, hindi mo siya po pwedeng lagay lang sa labas, kayaan mong nauulanan, naarawan, naalikabukan, hindi mo tinatanggal. That's a no-no. Definitely, masisira din ang ceramic coating kasi even though it's the yung pinaka-durable, pinaka-matibay na klase ng coating na pamahid na po pwedeng ilagay kasi meron tayong wax, meron tayong sealant, and coating is, I guess, the best. Ayun, kailangan mo rin siyang alagaan. Ang kagandahan ng ceramic coating, of course, is that mas madaling i-maintain, mas madaling hugasan, hydrophobic, which is the property of ceramic coating. Pero huwag mo lang papabayaan dahil kawawa naman, di ba? Parang shota yan. Pag pinabayaan mo, mahirap na, di ba? Hugot yarn. Okay. So, yun. Kung hindi umabot ng 1 year, nagkaroon ng mga cracks, ito yung sinasabi ko. I am not sure kung anong nilagay dyan, pero it could be couple of reasons. Pwedeng fake. Maraming fake na ceramic coating ang naglilipa na sa Shopee. And that's why dun sa nakaraang video natin, sinabi ko na ang murang coating ay questionable, at least para sa akin, from my own experience. Na-try ko na po napakaraming ceramic coating, and I'm happy with what I'm using right now. Na-try ko na ang napakamahal na ceramic coating, na-try ko na rin ang super murang ceramic coating. Po pwedeng ganun nangyari, or po pwedeng napabayaan din. So, maraming po pwedeng mangyari. The kind of ceramic coating na ginagamit ko sa shop is, at least for the claim ng manufacturer, which I think, you know, kaya naman, they claim it's 2 years, okay? It's Japan coating, so that's why I have trust dito sa brand na to. Ngayon, hindi ko pa siya so far na nakikitaan ng cracks kasi yun nga, original siya. It's legit. Pero pag dun sa tanong mo na may warranty sa ceramic coating, hindi ko pa siya nagagawa ng program. I think I would like to consider that. And part of that is maintenance. Kasi even though it's ceramic coating, may pang-maintain din yan. I will share that in another video. Kumukuha lang ako ng magandang pang-maintain natin. So abangan nyo yan. Kaarong Manuel Ferreira, di na po ba maalis yung tingkad o pagka-shiny ng kulay niyan, sir? Ang sagot ko, with proper care, matagal po siyang mawala. And that is actually yun mismo. I'm sure walang ceramic coating na talagang super durable, 100% hindi mawawala. Syempre mawawala din yan. That's why meron siyang 2 years, 3 years, 4 years, hanggang 5 years based sa claim ng mga ilang manufacturers. So, nawawala din. Sabi ni Robinier Kulala, ilang buwan tinatagal niyan, sir? Yung akin, 2 years, just like I said. Itanong ni Chefole Calderon, saan location ng shop new boss? Sa Malabon po tayo. Ang daming gusto magpa-ceramic ng Aerox. Sir, magkano ceramic coating pag Bristol for Maxi 400?
Oh, okay ito ah. Ayun, sabi ko, ayun, tawagan niyo rin ako. Depende lagi sa itsura ng ating, ito si sir tumawag na to sa akin. Pero ayun, you have to contact me, kailangan nating malaman magkano. Question, pwede po ba NMAX V2? Hindi po ba masita sa checkpoint from matte maging glossy? Okay, well, dito, okay, sagutin ko to from a standpoint na hindi ceramic coating specifically. As normally, depende sa rehistro yan eh. So, pag nakalagay sa rehistro mo, it's matte red, halimbawa, or matte black. Tapos, pinaceramic coating mo, okay lang yon, walang problema yon. Kasi, ang ceramic coating, hindi naman niya gagawing glossy. Kaya yung glossy, pag-o-glossyhin niya lalo. Yung matte, patitin ka rin yung pagka-matte niya. Kaya mas maganda ang kulay. And plus the protection. Kung gagawin mong glossy, yung isang matte tapos sa rehistro nakalagay matte din, may issue na yon. So, pwedeng masilip yon. In that case, pwede mo na rin siyang pabago pagka nag-rehistro tayo para wala nang sita-sita. Ito, may sumagot nga pala, sabi ni Prince Ron, sa tingin ko di naman nasisita ang matte na maging glossy kasi titignan mo ORCR mo, walang matte o glossy. Sometimes meron na nakalagay. Yon, correction doon. May nakalagay na matte red. Like, for example, yung ginawa natin na 500DS, hindi pala siya matte nakalagay, it's flat. So, kung titignan mo siya, pwedeng mat ang interpretation ng ibang traffic enforcer doon. So, nakadepende rin sa traffic enforcer na titingin. Pero generally, flat kasi, parang mat yan. So, yun, pwedeng may sita pagka ganun. Pero kung wala nakalagay nga na mat or flat, then safe ka. Yung mga nagtatanong na naka-aro natin from Cebu, kung meron daw bang branch sa Cebu, medyo malayo-layo pa mangyari siguro yun ka-aro. Ka-arong Antonio Caniete. Pasensya na, pero di natin alam kung mangyari pa. We'll see. But anyway, that's it. Kung meron kayong mga question about ceramic coating, about detailing, anything, kung gusto nyong matuto para gawing hanap buhay, I'll be more than happy para sagutin yon. Makakaasa kayo, ibibigay ko lahat ng mga kailangan yung information. Basically, that's it for this video, guys, of mga karo. Thank you so much for watching. Ride safe and drive safe always. God bless, and until next time. Bye for now.